Hey, good day sa inyong lahat. Today, I'm gonna teach you how to do pointillism or steeple art. Ako, ang ginagawa ko bago ako mag-steeple art, gumagawa muna ako ng draft or guidelines, outlines. Tapos yun yung lalagyan ko ng dots. Lucky lang kasi tayo, no? hindi tayo pro. Out of blank page, magtuldok-tuldok lang and then magkakaroon na tayo ng magandang output, so we use guidelines para mas madali. May sinusundan tayo. So, ang ginagawa ko is, ang inuuna ko yung part na alam ko na siya yung pinaka-dark na area. And then, I put dots, in-between dots, ganyan. Ni-scatter ko yung dots pala within the boundary ng darkest area. And then, I slowly take my way out, papunta sa lightest area. As you can see, I'm using another pen. Well, kung kilala niyo yung ganitong mga pen, this is a cheap pen. Well, it doesn't matter kasi art is art naman, di ba? And this is 0.7, so expect na mas malaki yung dots niya. But it's better para mas mabilis or mas maganda yung result ng shading natin kasi darkest area naman to. When it comes to shading using steeple art, I recommend na gumamit kayo ng iba't ibang point ng pen. Although you can do it naman kahit isang pen lang gamit mo. Pero maarte kasi ako eh. Mas cool kasi siya tignan kapag pansin mo yung dots na papanipis ng papanipis or papakapal ng papakapal. So here I'm gonna be using 0.7, 0.5 and 0.1. Here, I'm using a ruler para masundan ko yung direction ng dots, no? Para diretso siya. Let's be clear, no? Dots pa rin yung ginagawa ko kahit may ruler. And hindi ako nagla-lines kasi pangit yun. Pag pointillism daw, point lang talaga. When you do actual dots, mas maganda siyang tignan, mas malinis. Tsaka para sa tumitingin or the person viewing it, mas maganda siya talagang tignan at saka mas cool kasi nakikita nila yung mga maliliit na tuldok, yung mga gaps ng mga dots mo. Unlike kapag nag-stroke ka, scribble, circle, ganyan, pangit siya tignan. When darking out your dots, walang exact measurements yan, walang pattern. You just carefully put the dots using your eyes. Pointillism is, or staple art,
tiyagaan talaga to, no? Kasi it's a lot of dots. Hindi ka nagsishade, hindi ka nag-i-stroke, but you use dots and dots, puro dots lang talaga. So, mangangawit talaga yung kamay mo, masasakit talaga yung leg mo. Minsan, mainis ka pa, gusto mo na lang gumamit ng lines, pero huwag, mas maganda yung dots. It's also cool to scatter your dots, no? Even dun sa mga parts na medyo light siya. Scatter your dots. Lagyan mo kahit konting mga dots lang para hindi siya plain tignan. Hindi siya mukhang butas. Some tips that I can give when it comes to stipple art, isang artist wannabe. So thank you for watching. Please hit the subscribe button. Please like and share also this video para matuto rin yung mga ibang friends nyo.